Ayokong maging Manila or Cebu ang Iloilo. Hello mga KaNerves, welcome back to my channel. So today, pag-uusapan natin why I don't want my city, Iloilo City, to be like Cebu or Manila. But before we dive into that, let me introduce to you the sponsor of today's video, the 668lucky.com, an online game where you can earn money through playing at the same time. Kikita ka every new players that will click your link. So paano ito? Click the link on my caption, then input your username and password, then pwede ka nang maglaro. So newly registered users has a 5 peso bonus. You can play the game or pwede ka ding mag-recharge. Just visit the purse, click the desired amount that you want, then click and will automatically go to your GCash. Input the details and recharge ka na. The first recharge is the highest gift, which is 150% bonus and a 10% bonus for the first charge bawat araw. Ngayon na may coins na ang iyong account, it's time to you to play the game. Marami kang pagpipilian na laro dito, pero ang mind game ang pinakamadali at ang pinaka-exciting na laro. All you need to do is to click the desired bet amount mo kung magkano ang iyong itataya. Then you can choose the number of mines kung ilan ang ilalagay mo sa playing field. The more mines, the greater the prizes. The more bet plus more mines, mas malaki ang mapapanalunan mo. Kaya lang, depende din sa luck mo kasi pag minalas ka, malaki din ang bawas sa account mo. Kaya nga, it's a lucky game! Pag marami na ang panalo mo at gusto mo nang mag-withdraw, punta lang ulit sa purse, click withdraw, put your desired amount. After that, link your GCash at automatically pupunta sa GCash mo yung desired amount na wi-withdrawin mo. Ganun lang katali! Ito pa ang mas exciting. If you invite new friends who will register using your link and magre-recharge sila, each can get a reward of 150 pesos. All you need to do is to click the popularize, copy and share the link and may rewards ka na! Amazing, di bala? At there is no limit to the number of inviters. There's also a VIP promotion mechanism where you can get pesos by signing in every day. There are also activities such as big carousel red envelopes that can earn up to 1,888 pesos plus. Nagkakandak din sila ng irregular lucky draws on lucky days na pwede kang manalo ng up to 1 million pesos. So mga KaNerves, click the link below para mag-enroll na and try your luck! Iloilo is a fast-growing city in the Philippines today. Halos lahat ng major players in real estate are here. SM, Ayala, Robinsons, Gaisano, Rockwell, Megaworld, andito na. Siyempre, happy tayo dahil patunay lang ang mga kumpanyang ito na masigla ang ekonomiya ng Iloilo. At higit sa lahat, nakapagbibigay ng maraming trabaho and opportunity sa mga Ilonggo. Yat ang kaakibat ng economic growth na ito ay ang paglala ng traffic congestion, pagmahal ng mga bilihin o inflation, at too much pollution na nakakababa ng living conditions ng mga tao. At nakita ko ito sa Manila at Cebu. Don't get me wrong ha. I lived for 6 months in Cebu and I came from a Cebuano-speaking household and I love Cebu. Same with Manila where my relatives are. I love the vibrant culture and life of Cebu and Manila and being the melting pots of opportunities in the Philippines. I know. Iloilo is way, way beyond Cebu and Manila's economic growth. We still don't have a lot of skyscrapers, condominiums, and whatnot. These cities are bigger, richer than our tiny Iloilo. Pero the economic trajectory of Iloilo ay papunta na din doon. Let's say 10 to 15 more years. And dahil dito ayoko maging Manila or Cebu ang Iloilo na hindi na paghandaan ng economic growth. I don't want my city to wait for us to be bigger and richer 10 to 15 more years from now to plan and fix the cons of economic growth. I want to see my city na habang lumalago, dumadami ang tao, yumayaman, marami ang nabibigyan ng trabaho, sumasabay din ang development sa infrastructure, sa road networks, housing, becoming a digital and smart city para hindi makompromiso ang buhay ng mga Ilonggo sa paglago ng ekonomiya. I need Iloilo to traverse the curvy path yet fixing every curls along the way. I need to still feel the fresh air, jog around the city every Sunday, visit the plazas kung mainit at hindi sa loob ng mall, do museum hoppings, makapag-bike pa din sa mga safer and greener bike lanes at higit sa lahat makauwi sa bahay from work in a short period of time na less traffic and hassle-free. In short, a livable city wherein there is a work-life balance. Yung hindi nasasayang ang oras mo sa traffic, na may time ka pa to enjoy, to live your life. When I say a livable city, buong syudad, not just the posh rich communities within the city. I need Iloilo to safeguard its environment.
hindi pa po 100% na malinis ang Iloilo, but we are on the right path right now. I need to see a city na walang basura sa ilog o sa kanto. I need to see Iloilo na habang binibigyan ng bahay ang mga taong nasa squatters area today, hindi na sila madadagdagan in the near future kung mas dadami pa ang tao dito. I need to see a progressive Iloilo na walang namamalimos sa kalye dahil hindi lang mayayaman ang yumayaman kundi lahat ng mga Ilonggo. I need to see Iloilo to continue its urban planning in the future. Gusto kong maging kasing yaman, kasing lago ng Maynila at Cebu ang Iloilo. Pero kailangan kong makita ang isang mas balancing city of love. A city that's progressive yet livable and of course lovable. A city that is truly world-class na hindi lang sa tawag ang world-class pero pang-international din ang gawa. A well-connected, planned, and sustainable Iloilo City, or maybe we can really call it Metro Iloilo soon. Sana lang talaga, we continue to vote for smart leaders that will bring our city into the right path, into the right future. And whatever success na marating ng Iloilo sa hinaharap, I hope we can replicate that sa buong Pilipinas. A livable Philippines for all Filipino. For now, yun lang muna mga KaNerves. The Nerve!